po mga kaibigan. Maririnig natin ang isa na namang nilikha na nagbahagi ng kwento ng kanyang buhay upang kapulutan ng aral. Siya ay si Onofre. Years old na ako at naninirahan dito sa Las Piñas. Mahigit na 20 taon na akong manggagamot at masasabi kong dahil sa propesyong ito, guminhawa ang buhay ko. Pakinggan nyo ang aking kasaysayan. Onofre, oh, here is your favorite juice. Oh, thanks, Angelina. Ano nga uli yung sinabi mo sa akin kanina? Sabi ko, magtataas tayo ng singil sa klinik. Simula sa makalawa. Mataas na singil natin ah. Tayo nga ang pinakamataas na singil dito sa lugar natin. Angelina, pandemic ngayon. At halos lahat ng mga kasama kong doktor, nagtaas ng singil sa kanilang mga klinik. Kaya dapat lang na gayahin ko sila. Para hindi naman ako talo. Paano tayo malulugi? Una, hindi naman tayo umuupa ng lugar. Pangalawa, dalawa tayo nagkiklinik. Ikatlo, dati na mataas ang singil natin. Dahil nga yun ang gusto mo. Mababawasan ang mga pasyente natin. Dahil nga online consultation muna ang gagawin natin. At saka, ayos lang naman yun eh. Dahil sa loob ng 30 minutes, isang pasyente lang ang aasikasuhin natin. Kaya okay lang kahit magdagdag tayo ng singil. Kaya pala malungkot kayo, Mami. Naiisip ko lang kasi, yung bang mga hindi na magpapakonsulta dahil nga walang pera, at ang iba naman, hindi na makaya ang singil namin sa klinik. Naaawa ako sa kanila, Grace. Eh bakit po ba ganun si Daddy? Parang puro pera na lang ang importante sa kanya. Marami naman tayong property. Naisip ko rin yun, anak. At isa pa, pandemic ngayon. Maraming tao ang nawala ng trabaho. Very untimely naman ang pagtataas niya ng consultation fee. I know. Ang totoo, ayoko rin ng kanyang desisyon. Pero kilala naman natin ang daddy mo pag sinabi niya, hindi na mababago yun. Oh, salamat naman at dinalaw mo ako, Monica. Tagal na nating hindi nakikita ah. Nag-aalangan nga ako magpunta dito kanina kasi baka marami kayong pasyente online. Mabuti naman pala at hindi. Actually, nabawasan ng malaki ang bilang ng mga pasyente namin ngayong pandemic. Baka dahil takot ang mga tao na magpa-doktor. Ay, palagay ko, hindi yun eh. Hmm? Kung hindi dahil sa pagtataas namin ng singil, baka hindi na makaya nung iba. Kaya, hindi na lang nagpapa-check up. O kaya, baka lumipat sila sa ibang mas mababa ang singil kesa sa inyo. Well, maaaring tama ka. Ah, oo nga pala, anong sadya mo? Nagtayo kasi ako ng grupo ko ng online clinic para makatulong sa mga kababayan natin na mahihirap. Uy, maganda yun ah! Hindi ka pa rin talaga nagbabago, Monica. Napakamatulungin mo pa rin. Gusto ko sana isama kayo ni Onofre sa grupo namin. Yun lang. Maliit lang ang kikitain nyo doon, ha? Dahil mura lang ang singil namin. Aba, sa akin, okay yan. Dahil gusto ko makatulong. Pero si Onofre, hayaan mo. Babanggitin ko sa kanya yan. Pumayag ka naman. Mabuti ang layunin ng grupo ni Monica, Onofre. Kaya walang dahilan para tumanggi ako. Pues, ako ayoko. Ano? Onofre, nakakahiya naman kay Monica. Kaibigan pa naman natin yung tao. Well, hindi ko naman sinisira ang pakikipagkaibigan natin sa kanya. Ang ayoko lang ay yung sumama sa grupo nila. Eh bakit ba ayaw mo? Online din naman yun. Katulad ng ginagawa natin dito sa klinik. At saka,
Isang araw lang naman ang hinihingi sa atin. Hindi nga buong isang araw eh. Dahil ilang oras lang. Kahit na. Ayoko masayang ang panahon at pagod ko dyan. Onofre. Hindi naman pala ako kikita ng husto. Welcome home, Kuya Aljon! Ikaw talaga, Grace. Para akong galing sa abroad kung i-welcome mo ako, ha? Eh, hindi naman ako nag-abroad. Namiss ko lang ang gwapo kong kuya. Talaga lang, ha? Eh, siya nga pala. Nasaan nga pala sina mami at daddy? Sarado naman ang clinic natin ngayon, ha? Bakit wala sila rito? Ah, si mami kasama sina Tita Monica sa grupo nila. Nagbibigay sila ng tulong online. Yung online consultation ba sa mga mahihirap na nangangailangan ng medical assistance? Aba, okay yun ah. At si daddy naman, nasa clinic ng friend niyang doktor. Nagki-clinic din siya doon. Doon kasi kikita siya ng gusto. Hindi tulad sa grupo ni na Tita Monica. Yun. Hanggang ngayon ba, ganun pa rin si daddy? Ay, walang pagbabago, kuya. Nagtaas pa nga siya ng singil dito sa clinic natin eh. Natutuwa ako at gusto mong sumama sa grupo namin, anak. Tiyak na matutuwa si Monica pag sinabi ko ito. Aljon, narito ka para magbakasyon. Eh bakit ka sasama sa grupo ng mami mo? Hindi ka naman kikita doon. Tuwing weekend lang naman po yan, daddy. Para makatulong din po ko sa mga kababayan natin ngayong pandemic. At saka hindi lang naman puro pera ang mahalaga. Sino nagsabi sa'yo? Lahat ngayon dito sa mundo, pinatatakbo ng salapi. At saka hindi biro ang hirap at gastos natin nung nag-aral tayo ng medisina. Kaya dapat lang na mabawi natin yun. Pati na mga instrumentong ginagamit natin sa panggagamot. Matagal na nating nabawi yun, Onofre. Kaya nga maginhawa na ang buhay natin ngayon. Ay, naku. Tigilan na natin itong usapang to. Bahala kayo kung gusto ninyong mag-aksaya ng panahon. Sa mga walang kwentang gawain. Pero ako, hindi ako magsasayang ng panahon dyan. Nadismaya talaga ako sa mga narinig ko ay daddy. Hindi ko akalaing ganun na siya na impluwensya ng pera. Noon ko paramdam yun, Kuya Aljon. Kaya nga hindi medisina ang kinuha kong course. Kumuha talaga ako ng gusto ko. Social work. Dahil ayoko maging tulad ni daddy. Alam mo, sa totoo lang, hindi ko siya idol. Mas hanga pa nga ako kay mommy kaysa sa kanya. Ako naman, kaya nag-medicine, dahil yun talaga ang pangarap ko. Gusto ko yun para maalagaan sila ni mommy. At upang makatulong na din sa mga may sakit na nangangailangan ng tulong. Pero sa inuugali ni daddy, nahihiya ako. Ipinagmamalaki ko pa naman siya sa mga kaklase ko. Yun pala, ganun ang ugali niya. Nakakahiya. Hindi alam ni na Grace at Aljon na narinig kong kanilang pag-uusap. Bakit ganun? Bakit parang hindi ako ikinararangal ng mga anak ko? Masama ba talaga ang ginagawa ko? Hindi ba karapatan ko naman yun? At saka, para din sa kanila ang ginagawa kong pag-iimpok. Pero bakit pati si Angelina ayaw sa ginagawa ko? Ano ba ang mali ko? Oh, may tumatawag sa cellphone ko. Sino kaya ito? Oh, Dr. Pepito Gonzales. Masaya ako dahil bago ko man lang ipikit ang aking mga mata ay nagkita ulit tayo, Onofre. Huwag ko kayo magsalita ng ganyan, Doc Pepito. Hindi pa kayo mamamatay. Wala naman akong pagsisisi kung kunin man ako ng Diyos dahil nagampanan ko na ang tungkulin ko dito sa mundo. Doktor, ikaw, natulungan ko na, napag-aral,
at isa kang mahusay na doktor ngayon. Ang totoo, proud na proud ako sa'yo. Dahil alam ko, marami ka nang natulungan ngayon. Tulad ng pangarap mo, kaya ka nag-aral ng benesina noon. Doktor. Huwag ka lumuha. Maganda ang wakas ko. Ang ibibilin ko lang sa'yo, huwag ka sanang magbabago sa iyong pagtulong. Gampanan mo ng mabuting papel mo dito sa mundo upang wala kang pagsisihan. Kapag pinagpahinga ka na niya, ha? Ngayon, mangako kayo. Opo, Dr. Pepito. Pangako po. Ano, pre? Bakit? Bakit ka umiiyak? Patay na si Angelina. Sino? Si Dr. Pepito Gonzales. Ang taong humago sa akin sa kahirapan at tumulong upang maging isa akong ganap na doktor. Parang hinintay lang niyang magkausap kami bago siya nalagutan ng hininga. Kaya pala malungkot ka. Alam mo bang pinaalala niya sa akin ang aking nakaraan? Kung bakit ko hinangad na maging manggagamot? Bakit nga ba? Para makatulong sa aking kapwa. Dahil ang nanay ko pumanaw nang hindi natitingnan ng doktor dahil sa aming kahirapan. At mula noon, pinangarap ko na maging manggagamot. Natupad naman yun, diba? Narahuyo ako sa pagkakamal na maraming salapi. Nakalimutan ko ang aking nakaraan, ang aking pangako. Ang akala ni Dr. Pepito, nagawa ko yun. Pinapangako pa niya ako na huwag magbabago sa aking pagtulong sa kapwa. Onofre, pwede mo pa naman magawa yun. Hindi pa huli ang lahat. Tama ka, Angelina. Mula ngayon, gugugulin ko na ang mga natitira ko pang panahon dito sa mundo sa pagtupad ng aking pangako at ng aking sinumpaang tungkulin. Mahirap kapag ang isang tao ay nalasing sa tagumpay. Marami ang nalilimutan. Salamat na lamang may nagpagunita pa ng lahat sa akin. Sana'y kinapulutan ninyo ng aral ang aking inilahad. Ako si Onofre, itong aking buhay. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Rosana Villegas, Angelo Alcantara, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benjamin. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant, Phil Cruz. Production assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. Direksyon, Salvatore M. Royanas. Ito ang aking buhay.